orange mode, kebe or kibe caldo. So, water. Hi, welcome back to our channel, Lipsdotcom. So, today, first, I will showcase how I cook. Ito yung mga madalas kong niluluto. Ito yung Oatrozcaldo. So, especially nowadays na nag-uulan, masarap tong lutuin kasi madali lang siyang lutuin. So, ito yung mga ingredients na I'll show you. And may assistant ako. Ito, so, ito yung mga ingredients natin. One small can ng mushroom, quail eggs, boiled quail eggs, chopped, tapos yung kebe. Also use shrimp cubes, mas okay yun. Dried shrimp. Tapos we have pepper, yung ginisa mix. Tapos we also have yung basil leaves. Pero optional naman yun, depende kung ano yung gusto nyo ilagay. Tapos yung oatmeal, syempre yung oatmeal pa, kaya nga siya Oatrozcaldo. So, water. But better if you have the shrimp cubes. Tapos yung mince, white garlic, white onion, then garlic, tapos yung calamansi, and yung onion leaves, chopped onion leaves. So, let's get started. Gisa-gisa.com. So, there you go. Magpapainit na tayo ng mantika or cooking oil sa pan. You can also use olive oil. So, ito, intay natin uminit yan. Then, we're gonna put in the onion. Okay? So, ito yung minced garlic. The onion. So, saute lang nang natin yan until maging translucent. Okay. So, turuan natin si Chloe. Hindi ko alam bakit na-mute ito. So, I had to record this. So, huwag kayo magtataka kung bakit hindi siya nakasync dun sa sound. So, we're gonna put in next the ginger. So, cut into thin slice. So, ayan. Mabango yan. Favorite ko yung amoy ng ginger kasi yung aroma smell niya pampatanggal ng lansa, and it's good when you're sauteing it, diba? So yan, ang bango na niya. Sana naaamoy nyo kung gaano siya kabango. Hindi niyo maririnig si Chloe kasi dinab ko lang to. Hindi ko alam bakit nakamute siya, pero nakaset naman to. Okay na, ito yung susunod. So, yan. Para makita nyo kung paano natin siya ginagawa. I'm sure nagawa nyo na rin to. Na-try nyo na ba to? Itong Oatrozcaldo. Madali lang siyang gawin. So, pang mabilis ang ano lang to. Recipe. Especially kung meron naman kayo stock sa bahay. You can easily grab a pan. And then, especially ngayong umuulan, masarap to kapag ganitong tinakakatamad lumabas, nakakatamad magluto, and syempre sa katulad kung masakit ang ngipin, so soft diet, this is very good. And oatmeal is good for the heart, right? We're gonna put in the garlic, and then next is the hebe.com. We're gonna put in the hebe. Smells good. Kasi malasa yung hibe, para rin yung tinapa. You can actually add yung tinapa. Depende sa kung ano yung gusto nyo yan. Na-try ko na din yung tinapa kasi malasa din siya. So, isusunod na natin yung mushroom. So, mga ganito lang. Kasi kung favorite nyo naman yung carrots, pwede kayong mag-add nun. Depende kung ano yung gusto nyo. Kayo, anong favorite yung niluluto kapag ka ganitong umuulan? So, pag meron ako nito talaga yan, nagluluto kami ni Chloe. Kasi medyo picky eater si Chloe. Ayun. Kung may bisita kayo, mabilis lang kasi tulutuin. Oo. Tapos kimchi. Hindi ko naisip si kimchi. Favorite ko din yun, lalo na yung amoy. Anyways, hallway highway. So, ito yun.
pa kami nag lunch ni Chloe. It's 1 o'clock na. Para pag nagutom ka, pwede mo din mo siya meryendahin, di ba? So, sa breakfast, pwede nyo din tong gawin. Para umabot sa... Yan. You can add in or use the ginisa mix. Ginisa mix or yung... ano yung isa? Magic sarap. Depende sa kung anong madalas yung ginagamit. Bango ng ano, ng ginger. So, medyo milky siya, no? Parang may nilagyan. Sarap yan kung merong ano. You can also add yung malunggay para kainin ng mga bata. Ako, ganun yung ginagawa ko kay Chloe. Minsan, I add yung maliliit na broccoli para sure na makakain niya yung nutrients. Add some pepper. Mahilig din ako sa pepper para may kick ng konti. Pero hindi ako mahilig sa spicy food. Pepper lang ang gusto ko. Hindi naman yung kasing anghang ng... Anong tag dun yung sobrang maanghang. Parang pa-serve ko. Sarap. O yung patis. Patis. Ayoko kasi nang masyado siyang ano. Depende sa inyo kung gusto niyo yung medyo masabaw or purely oatmeal. Yummy? Yummy. It's not lamiso, pwede ka lamiso. Ayan. I think we're done. So, magpe-plating na tayo ngayon. Yun din to sa inyo. Tapos, pag na-try nyo, i-tag nyo ako, ha? So, ito. Okay. So, ayan. Pwede na tayo to plate. Pwedeng whole, pwede ring na-cut nyo na, depende, kasi ito, tapos lagyan natin ng cloak. Alright, so yan, lagyan natin ng konting onion leaves, onion leaves. Oh, wow. Tapos, lagyan natin ng... Pusin. Manginilig. At sa pepperoni. Ito, hindi to pepperoni. This is... So, ito na yung ating finished product. That's all for now. Thank you for watching Lipsdotcom. I hope you enjoyed watching us. And this time, I cook for my channel, for this channel. And hoping for more ingredients that I will be sharing with you. Thank you for watching and hope you share this with your friends and family. Thank you for watching. Bye!